magandang buhay po sa ating lahat and welcome back again po to my YouTube channel. Mga ka-nation, ngayon po tayo ay hindi magluluto ng pang-ulam. Ang i-share ko po sa inyo mga ka-nation ay medyo naiiba at ang katotohanan po, ito ay first time ko lamang po gagawin. Ito po ay masarap sa kape, masarap din po sa tsaa, at masarap din po sa malamig na soft drinks o kahit po sa malamig na tubig. Ito po ay walang iba mga ka-nation kundi po ang tupig. Ang tupig po ay kilalang kilala ng mga Ilocano. Kaya po gusto ko pong i-share sa inyo ang aking first time try po ng aking pagluluto ng tupig. Ito po mga ka-nation ay iluluto ko po dito sa aking smokeless broiler. At ang mga kakailanganin po nating sangkap ay ang 16 ounces po ng glutinous rice, ang 12 ounces po ng coconut string, at 13.5 po ng ounces po ng coconut milk. At meron din po tayo na 2 kutsarang brown sugar. Okay? Gagamit din po tayo mga ka-nation ng dahon ng saging. Pakikita ko po sa inyo kung paano po natin idadarang sa apoy ang ating pong dahon ng saging. Ngayon po mga ka-nation, samahan niyo muna po ako at atin po muna ang paghalu-haluin itong mga nasabing sangkap. Okay? Pagsusot po tayo ng gloves sa tayo maghahalo. Ito po ang ating glutinous rice. Mga ka-nation, first time ko lang po talaga na magagawa po nitong tuping. So, kung ano man po ang kahinat na, ay ating malalaman po. Okay? Tapos po, ilagay natin itong coconut string. Ito po siya. Madali lang po mga ka-nation. Sama-sama lang po. Ang kaibahan lang po nito sa bibingka o bibingkang Ilocano ay ito po ay ating ibabalot po sa dahon ng saging na pabalot po ng suman. Ang bibingka naman po is diretso po tayo sa ating Salad Master Electric Skillet. Yan po siya. And then, lalagay ko po yung 2 kutsarang brown sugar. At atin pong buksan itong ating si coconut milk po. Ito siya. At pagkatapos po natin itong mapaghalo-halo mga ka-nation, ay pupunta naman po tayo sa pagdadarang po ng apoy sa ating banana leaves o dahon po ng saging. Siya mga ka-nation. Medyo natutulog si coconut milk. Halu-haluin lang po natin. Ayan po. Sama-sama together lang po. I-mix lang po natin hanggang makuha natin yung tamang texture po niya. At ito po ay hahaluin ko at pagkahalo po ay ating ipakikita sa inyo. Mga ka-nation, ngayon naman po, samahan niyo po ako kung paano po natin idadarang itong saging po. Itong dahon po ng saging dito po sa ating stove, okay? Meron na po akong mga nadarang kanina pero ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ang pagdadarang po sa apoy nitong ating banana leaves. Para po hindi lumasa po yung dahon sa ating gagawin pong tupig or suman po. Yan po, ganyan lang po. Atin lang po ilalagay sa apoy or idadarang sa apoy para po malambot din po ang kanyang
maging malambot po yung ating pagbabalot mga ka-nation. Ang purpose po ng pagdadalang sa apoy nitong dahon ng saging is para po maitupi natin o maipold po natin ng maayos itong ating gagawin pong suman or tupig. Yan po siya. Papakita ko lang po mga ka-nation yung dalawang piraso po nitong dahon ng saging sa pagdadalang po sa apoy. Yan po. Napakadali lang po na mga rekado, pero ang mahirap po o ang matagal ay ang preparasyon. Idadarang mo sa apoy, dilinisin mo yung dahon ng saging, pupunasan mo. Ayan. Ayan po siya. Nakadarang na po siya. So, ito naman pong last. Po. Lahat naman po kasi ng masarap kainin ay mahirap pa o matagal gawin o medyo mag-e-effort ka po talaga, di ba? Pero pag natikman naman po natin, yung ating pong niluto ay sulit na rin po. Kasi po mga ka-nation, hindi naman po ako uuwi ng Pilipinas para kumain ng tupig. Kung magagawa ko naman po dito sa US, di ba? So, caring-caring pong gawin at lutuin po ito sa aming Salad Master Smokeless Broiler. Hindi ko na po kailangan na magpabaga pa po sa labas para po makaluto ako ng tupig. Ito po ay maluluto ko sa aking Salad Master Smokeless Broiler nang walang smoke po. Okay? So, ayan po mga ka-nation. Ito po lahat ang aking nadarang sa apoy kanina at saka nga po yung pinakita ko lang po sa inyo kung paano po ang proseso. Ito na po mga ka-nation ang ating pong natapos na pagdadarang po sa ating mga banana leaves. Yung pong iba dinarang ko na po kanina at ipinakita ko lang po sa inyo kung paano nga po ang pagdadarang para po tayo ay makapagawa po ng masarap na tupig. Hello po mga ka-nation, muli po akong nagbabalik upang ipakita ko po sa inyo. Ito pong aking hinalo na glutinous rice at coconut string at coconut milk at dalawang spoon po o kutsara ng brown sugar. Ngayon naman po mga ka-nation, ito naman po ay ang aking mga banana leaves na dinarang po sa apoy kanina. Naghugas na po tayo ng kamay. At tayo po ngayon ay magbabalot at ilalagay po natin dito sa smokeless broiler po ng Salad Master. Gagamit din po tayo ng coconut oil para po pahiran itong ating mga dahon ng saging para hindi po siya dumikit. Okay mga ka-nation, tara po, samahan niyo po ako. Papahiran lang po natin siya para po hindi dumikit pagtatanggal mamaya. Yan po. Ngayon po, maglalagay tayo ng mga, depende po sa laki ng dahon ng saging, maglagay muna po tayo ng isang kutsara kalahati. Naghugas na po tayo ng kamay, mga ka-nation. So, ilalapad lang po natin ito. Medyo ipa-flatten po natin, mga ka-nation, at huwag po makapal para po madali lang po siyang maluto, okay? Yan po. Yan siya mga ka-nation. Kailangan po medyo magaan lang ang ating na kamay. Yan po. Okay? Yan lang po siya. Ikot-ikot lang po natin. Yan po. And then, lalagay po natin siya dito sa Salad Master Smokeless Broiler.
Naglagay pa po tayo mga carnation ng coconut oil para po hindi dumikit. Okay? Mga isa't kalahati lamang pong kutsara para po siya ay maluto ng maayos. Maluto po siya ng madali. Hindi naman po madali na hilaw. But I mean to say po is para po siya ay maganda po ang kalabasan. Hindi po siya masyadong makapal. Yan. Yan po siya. Hindi na po natin kailangan pang i-fold sa dulo. Yan po. Lagyan natin dyan. Tingnan po natin kung ilan mga carnation ang kakasya po dito sa aking Salad Master Smokeless Broiler. Dito po sa Salad Master Smokeless Broiler mga carnation, pwede rin po kaming mag-grill ng mga isda, baboy, baka, hipon, at mga gulay din po. Ang kagandahan lang po mga carnation is hindi na po namin kailangan pang lumabas ng bahay para po makapag-grill kami ng kung ano man ang gusto namin. Dahil dito po sa loob is caring-caring dahil wala po siyang smoke. Yan po. There you go. At mamaya po, para mas madali siyang maluto, is tatakpan ko po siya ng saki po ng turkey roaster. Mga carnation, ito po ay first time ko lang po talagang ginawa. So, tingnan po natin kung ano po ang kakahinatnan nitong aking tupig. Yung pong iba, naglalagay din po ng black sesame seed. Eh, hindi na po ako naglagay kasi okay na po sa akin ang coconut string. Masarap na po yun sa akin mga carnation. Ayan. Ayan. Isa pa siguro. Okay, may isa na ako dito. Lalagay ko na po siya. There you go mga carnation. At pagkatapos po, para mas mabilis siyang maluto, is tatakpan ko po siya ng turkey roaster. Yan. At mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung gaano po kaganda ang kinalabasan ng ating tupig. Hello po mga carnation, muli po ako nagbabalik para po ating baligtarin ito po ang ating tupig, okay? Yan, tignan po natin, yes! Ito na po siya mga carnation, babaligtarin po natin si tupig. Wow, ang bango-bango po mga carnation. Yan, super bango. Kita niyo po mga carnation, no? Babaligtarin po uli natin niyan hanggang sa siya po ay maluto. Ako po ay nagbabalot pa rin at ipapakita ko po sa inyo kung ilan po lahat ang ating magagawang tupig doon po sa aking pinagsama-samang coconut string, glutinous rice, at coconut milk. Hello po mga carnation, muli po ako nagbabalik upang baligtarin po natin itong ating tupig, okay? Oh my God! Ayan na po siya mga carnation. Wow! Mukhang ang sarap-sarap po
ng tubig, mga ka-nation. Ayan po, lulutuin ko pa pong bahagya itong ating kabilang side. At maya-maya po ay magbabalik po ako para po ipakita sa inyo ang ating finished product. Hello po mga ka-nation, muli po ako nagbabalik para po ating tingnan kung luto na po ang ginawa kong tupig, okay? Wow! Mga ka-nation, kung nakita niyo po, walang kausok-usok itong aming Salad Master Smokeless Broiler, okay? Yan po mga ka-nation, luto na po itong si tupig. At atin na pong ite-turn off ang apoy. Ayan po. At ito po ay ipapakita ko sa inyo at ilalagay ko po dito sa bandihado para makita nyo po kung gaano po talaga ganda ang pagkakaluto nitong aking tupig dito po sa aming Salad Master Smokeless Broiler. Hello po mga ka-nation, titiman time! Tignan na po natin ang isa sa mga tupig kung ano po ang nangyari. Yan po mga ka-nation. Wow! Ang init! Tignan po natin. Wow! Naku po, Diyos ko! Ang ganda naman mga ka-nation. Kuha po tayo ng kutsara at marinit. Yan po! Wow! Naku, ang init! Ayan mga ka-nation, ang sarap-sarap! Ang laki po nito ng aking bandihado, pero gusto ko pong tikman na ang lasa. Mga ka-nation, tingnan niyo po, oh, ang sarap! Medyo may tutong-tutong ng bahagya. Wow, ang init! Ako po! Init! Mga ka-nation, successful na naman po ang pagluluto ng inyong super duper sexy master chef! And I'm very proud po kasi first time ko lang po talagang gumawa ng tupig. Tingnan niyo po mga ka-nation, oh diba? Medyo may pagkatustado siya sa ilalim. Tapos, pag kinagat mo, malutong. Ha? Ang sarap mga ka-nation. Kailangan ko pong magtimpla ng kape dahil super duper sarap po talaga mga ka-nation. Mga ka-nation, ito na po ang aking nalutong tupig at ito po ay ating bubuksan upang makita nyo po ang kinalabasan. Okay? Hello po mga ka-nation, ito po yung naluto kong tupig. Medyo mahaba lamang po pero okay lang po dahil nakuha ko po ang talagang gusto ko pong pagkakaluto sa kanya na medyo tostado po. Ayan po siya mga ka-nation at akin na po itong babanatan at papartneran po ng kape. Kaya eto po mga ka-nation, gumawa na po kayo ng tupig. Okay? Mga ka-nation, bali po nga pala ay 16 po ang aking nagawang tupig. Doon po sa aking pinagsama-samang Ricardo na isang can ng coconut milk, isang jar ng coconut string, ito pong 12 ounces, at saka po isang 16 ounces po ng glutinous rice. Yun po ang kinalabasan mga ka-nation, 16 po na piraso. Ito lamang po ang nakunan sapagkat kinain ko na po yung 5 at ibinigay ko po sa aking kaibigan ng iba. Ayan po siya mga ka-nation. Please share and like this video. Comments any suggestions of food you would love to see me cook.
and I will do my very best to cook it for you. And if you are new to this channel, please subscribe and press the bell notification button. Salamat po, eh. See you again until my next video. Bye!